Kasal na kami ni Leo. Masaya-masaya ako para sa inyo. Magkwentuhan tayo pagluwas mo, okay? Sige! Congratulations! Congratulations? Congratulations, George! George na naman. Oo, oh, sir eh. Ay, ma'am, sir, pasensya na po. Nag-extend po kasi yung tao sa kabilang kwarto. Ngayon, ang available lang po na room is ito. Direpa na lang po namin yung binayad niyo para dun sa kabilang kwarto. Nagkasama na naman tayo dati, di ba? Nakatulog naman tayo. Paano kung meron kayong isang bagay na gustong-gusto, pero hindi mo na siya pwedeng makuha kahit kailan? Kasi may iba nang may-ari. Kung talaga mahalaga siya, sigurado ako na hindi talaga siya ganun kadaling tanggapin. Matutulog kayo sa isang kwarto ni Martin? Eh, wala na ho kasi kaming ibang matutuluyan eh. Ramona, sinasabihan kita ha. Huwag kang magpapahawak sa lalaking yan. Dahil sa akin makakatikim yan. Matulog ka ng nakabalot. Huwag mo na sabihin kay Papa, pero huwag mo na puntahan yung isang anak ni Mrs. Chavez. Umuwi ka na at huwag kang kikilos na hindi ko sinasabi. Saan si Sir? Tol, gising ka na ba? Nagkausap daw kayo ni Lisa. Tol! Hello, Tol! Uy, congratulations, ha? Salamat, ha? Kailangan, huwag kang mawawala doon sa handaan. Isama mo si Tatay Ramon. Tayo-tayo lang naman, mga 500 lang ang guest ko. Tol, ito nga pala yung nakalimutan kong tanungin kay Lisa. Eh, si Sir Juancho. Ay, nako. Hindi pa niya alam, Tol. Pero hindi naman namin plano ilihim. Galit kaya siya? Nako. Unti-unti. Pinipilit namin ayusin. Pero hindi na nga namin alam kung anong gagawin namin eh. Pero ngayon mag-asawa na kayo, eh, mukhang hindi na siguro yun magagalit dahil pinatunayan ninyo na totoong pagmamahalan ninyo. Salamat, Tol, ha. Hindi ko manabigyan ng magarbong kasal yung asawa ko. Pero dapat doon sa selebrasyon, makumpleto ko yung pagmamahal sa buhay, di ba? Eh, kailan ba yan? Huwag naman mamaya, ah. Kasi, andito pa kami. Paluwas pa lang kami ng tagpuan. Kami? Sinong kami? Oo, kami ni Sir Martin. Ay, sandali lang. Naligo ka dyan. Bawal dyan, ah. Hindi, ho. Nagpalit lang ako ng damit. Bakit masama yung buhok mo? Ano po kasi mainit ho, di ba? Kaya nagbasaw ko ng buhok. Bakit ang chinelas ka? Eto ho. Yung sapatos ko po kasi baka mabasa eh. Baka matuluan nung nagbasa ako ng buhok. Sige na. Malis ka na. Salamat, to. Tol, kasi ano eh. Parang may naiisip ako eh. Sabihin ko kaya kay Sir Martin yung totoo. Kesa sa, di ba, sa iba pa niya malalaman, sa palagay mo? Eh, kung yun ang iniisip mong tama, eh di gawin mo, Tol. Oo, Tol eh. Kasi nag-aalala ako sa kanya. Bahala na kung ano mag-reaction niya. Kung sumabog man yung bulkan o may matinding bagyo, isako ko at itapon ako sa ilog. Ganyan, Tol? Oo nga, Tol. Magiging handa ako kung ano man ang maging reaction niya. Basta, wag lang niyang maramdaman na pinaglilihiman ko siya ulit. Tol, basta pag kailangan mo ng backup, kailangan mo ng rest back, sabihan mo kagad, kahit nasan kang ilog o Timbuktu pa yan, Tol, darating kami ni Lisa. Kami sasalo sa'yo. Okay, Tol. Salamat sa suporta mo, ha? Ayos, ayos. Okay. Oo, oh, Tol. Okay, dami akin na ko yan. Oo, oh, okay. Gusto niyo ako na lang yung maghugas ng pinakainan?
Nako ate, hayaan mo na yan kasi mamaya pa talaga namin huhugasan yan. Kung sino ang una umuwi, siya maghuhugas. Mahal, ayusin ko na yung gamit ko sa trabaho. Ay, mahal, hindi na. Ako na gagawa na yun. Diwag ka. Please, gusto ko. Basta gusto mo, gusto ko. Okay. Grabe. Ha? Iba ka na? May nakaalaga sa'yo? Anong feeling? Anong feeling, Chot? Di ba inaalagaan naman namin si Kuya dati pa? Di ba, Kuya? Oo. Problema nun. Parang laging may ulo sa akin, no? Papaka-ate lang si Ate Tinay. Paano maging ate? Mas matanda ako sa kanya. Hindi, huwag yung mag-initan. Ano lang yun? Talaga naman inaalagaan niyo ako, eh. O, di ba paano? Kasi laging may ulo sa akin. Ay, Kuya. Ay, ma'am. Nakita mo ba yung lalaking kasama ko? Ah, si Sir po? Oo. Sabi daw po niya, mababalik daw po siya, eh. Pero huwag kayong mag-alala, ma'am. Na-shuttle na po ni Sir kanina. Ah, okay. Okay na po. Ay, ayun na! Ayun na po pala, sir, no? Excuse me po. Sige. Sir! Oh! Ano yan? Namili lang ako ng konti. Konti? Eh, pwede na akong pang field trip yan, eh. Naisip ko lang. Magpapunta tayong San Romulo, masyado tayong focus dun sa pupuntahan natin. Eh, ngayon naman, napauwi na tayo. Sana mas ma-enjoy naman natin yung trip. Lalo na ikaw. Wala kang iniisip. Salamat ho, sir. Done. Ay, wait, yung damit ko pa pala. Ate Lisa, yung ganyang tanggal-saksak akses sa kuryente yan. Dapat isahan lang lahat. Ate, yung ganitong mau hindi ito pinaplansya. Kaya nga kapag nilalabahan, nilalagyan ng fabric conditioner. Akses sa kuryente. I'm so sorry I didn't know. But thanks for telling me. I'll keep that in mind. Sinaksak mo na lang din naman, di ba? Lukot pa rin yun. Plansyahin mo na lang. Kailangan ko ma-perfecto. Nako, sigurado ako si Mami La. Matutuwa ho yun. Dami niyang pasalubong, oh. Para sa'yo. Bagay sa'yo. Salamat po, sir. Ah, tsaka nga ako po pala, may kailangan po ako sa pinsin. Bagong joke, naiisipin ko na naman. Sa kotse mo na ikwento sa akin. Mag-prepare muna tayo para makalis na tayo. Ha? Ginagawa mo dyan? Mahal, hayaan mo na ako. Wala naman akong gagawin, eh. Might as well. Linisin ko na tong mga to para mamaya pagbalik ninyo, magpapahinga na lang kayo. Tapos kakain. Tol, naalala mo? Mm. Nung unang beses pumunta sa bahay natin si Boss, ma,
nakuhugas din siya ng pinggan. Tapos naluto siya pa ng ano, lugaw tsaka kanin. Mahal ko. I'm so sorry. Nasaktan ka ba? Hindi, wala-wala. Sorry. Yan, layo lang natin yan. Naku, paano yun? Paborito oh. Mak ni Kinay yun. Ganun ba? Oh, no, hindi, wala. Okay lang yan. Okay lang yan. Sorry, okay papalitan ko na lang. Hindi na. Ang dami-daming tasa dyan. Huwag mo intindihin yun. Ang importante, kung okay ka ba. Okay lang ako. I'm so sorry. Ako nang bahala dito. Ako nang gagawa nito. Hindi na, mahal. Hindi naman ako bisita dito, di ba? Basta, mag-iingat ka. Okay. Ako naman bahala maglinis dito. Okay? Huwag mo naintindihin yan. Eh, ayun. Sandali lang kasi mag-visit yung cousin ko from Florida. Kaya, hindi na muna pumasok at pumunta sa party ni Emily. So, I can be host. Ah, ganun ba? Hmm. Kala ko naman kung ano na nangyari sa'yo. Tanhana. Sorry ah, hindi kita nasamahan sa party ni Emily. Ganyan lang yung mga tao, no? Saya. Alam mo, sir? Ngayon lang ulit kitang nakitang ngumiti ng ganyan. Kaya? Kami nagtagal dun. Kinailangan ko din kasi umuwi. Huh? What happened? Ito kasi. Another round! Hurry up, hurry up! Come on! Hurry up, hurry up! Come on, come on, sit down. We need to talk about our opening night. At dahil medyo marami pa tayong inaantay, merienda muna. Come on, boys! Yan, sige. Kokoy, tulong ka na. Come on. Yan, get one. Enjoy mo na. Enjoy the merienda. Sino pang wala? Doon? Okay. Haha. Ato pala. And this is mine. Aking puto. Yeah, sure. Kokoy? Hmm. Gusto mo? Busog pa naman ako eh. Sure ba? Yeah. Talaga? Ikaw lang. Ayun nga. Maaskas talaga ng wifey mo, ah. Sipak pa. Swerte mo talaga, no? Ganyan talaga, tol, pagka may asawa na. Di sana yan ang walang ginagawa, eh. Baka magtayo na kami ng sarili namin basketball team. Lahat yun. Tuturuan namin maging masipag. Tol, may family planning ka na, no? Di, talagang ano, planning for the future, tol. Planning? Oo, gusto ko nga pagka nagtayo kami ng bahay, katabi lang yung bahay ng mga kapatid ko para nabibisita ko lahat. Eh, yung tatay ni Boss, ma'am, wala sa plano? Doon sila. Ang lakas mambasag ng trip nito. Para tatlong bahay! Basta, basta. Kaya gusto nung tatay niyang tanggapin, kaya hindi. Hindi niya didiktahan yung buhay namin, Jot. Kaya siyempre, pangarap namin maging masaya. At maayos lahat. Hindi kagaya nito. Anong klase naman yan, oh? Bakit ba? Hindi naman ako gumawa niyan. Sino ko? Nautos lang ako sa kanya. Ikaw gumawa nito? Hindi, oh. Trabaho mo yun, oh. Trabaho mo nga naman ito. Bakit?
Maganda naman ah. Maganda ba yan? Tingnan mo nga. Magulo nga. Bilog, ekish. Hindi ko alam kung nag-tik-tak to ka o ano. Ayusin mo yan. Eh, sorry. Ayusin ko. Hello, Dad. Dad, I know you can hear me. Dad, gusto ko lang personal na sabihin sa'yo na nagpakasal na kami ni Leo. Sinasabi ko to, paray. Sinasabi ko to bago mo pa malaman sa iba. I'm very happy. And I hope one day na maging masaya ka rin para sa amin. Sana matanggap mo kami. Dad. Nag-honeymoon ka pa? Ba't nagpapakamartir ka na dyan? Kim, pwede namang araw-araw ang honeymoon, hindi ba? Ay. And besides, I really want the help with the chores. Para pag-uwi nila, mag-aaral na lang sila. Kim? You know what? I'm so happy may washing machine na sila. Too bad lang. Kailangan mo na magtipid. Dahil hindi ka na makakahire ng kapitbahay para tulungan ka dyan. I know, pero you know naman, diba, na in the States, gumagawa rin naman ako ng mga ganito. It's just that this time, times 5.5. 0.5 dahil half lang si Tamtam. Pero kasi naman may sistema. Mas magiging madali ang trabaho. Hulaan ko. May spreadsheet ka ng schedules dyan, no? Of course. Kailangan may flow ang gawain dito sa bahay para lahat nakakapagtrabaho, hindi isang tao lang. Ang swerte talaga ni Leo sa'yo. Kasi mahal mo sila. Tama naman yan that you make sure na okay mga kapatid niya para pag bumukod na kayo, okay na talaga sila. Yun naman talaga yung plano. Anyway, Kim, I have to go. If you need anything, just message me, okay? I will. Good luck din dyan, ha? At please lang, pakibigyan na ng kinakapatid tong anak ko. Ikaw talaga? Sige na. Bye! Record pala. Patrick. Patrick, I was wondering if you could come with me. Hey, Patrick. Emily. Is it a yes or a no? Yes. Yes? Great. Pwede mo ba akong sunduin na lang para sabay na tayo pumunta sa concert? Concert? Uh-huh. Our first official date.
Inay? Anong nangyari dun sa sala? Inayos ko lang ng konti. Medyo sumikip kasi. Kaya ganun yung pagkakaayos ko dati. Okay. Yung ref, bakit parang gulay-gulay yung laman? Nag-grocery ako kanina. Akala ko kasi kambing na kami dito. Naisip ko lang na baka pwede tayong kumain ng mas healthy. Mas sanay din kasi ako sa kung anong dati dito sa bahay na to eh. Yung magkungan hindi ko makita sa pingganan. Baka binago mo rin yung lalagyanan, ha? Tinay, about the mug. Nabasag ko kasi siya habang hinuhugasan ko kanina. I'm so sorry. Bumili na lang tayo ng bago tapos... Binasag mo yung mug ko? Hindi ko sinasadya. Sorry. Alam mo bang mas matanda pa sa'yo yun? Sa nanay ko yun! I didn't know. Bakit kasi hindi mo nalang hinayaan sila ating maghugas? Ano bang hindi mo basta-basta mapapalitan yun? Yung ayos ng bahay dapat hindi mo nga binabago eh. Hindi mo basta-basta mapapalitan yung mga bagay sa bahay na to. Ito. Ang nipis-nipis nito ah. Hindi to dapat yung washing machine. Sistirain mo eh. Hindi alam kasi hindi mang marunong. Tinay. Anong problema? Why are you so mad? Hindi naman tayo ganito dati ah. Dahil ba nandito ako ngayon? Dahil ba dito ako nakatira? Eh, biniglaan niyo kami! What? Nagpakasal kayo agad? Hindi niyo ba inisip na kailangan namin ng oras para mag-adjust? Tinay. Ang uling alam namin, magpo-propose pa lang siya. Eh, di sana kung gano'n, di ba, meron pa kaming ilang buwan, ni isang taon para pagandaan yung pagbabagong to, di ba? Pero hindi eh. Nagpakasal kayo agad? Nagpakasal kayo habang pinoproblema pa namin yung tatay mo? Tinay, wala namang may gusto nun ang nangyayari eh. Wala rin gusto magpakasal agad si Kuya. Si Tamtam lang naman may ilusyon yan. Alam mo, okay kami nung wala kay. Tahimik kami. Gumuro lang naman kami dahil sa'yo tsaka sa tatay mo. Pero wala na akong magagawa eh. Andiyan na yan. Wala na akong magagawa para protektahan itong pamilyang to. Magtitiis na lang ako na ikaw naging asawa ng kuya ko. Lisa and Leo, I now declare you to be husband and wife. Itong kasalan natin na to, pati yung mga kapatid ko pinakasalan. Ang buhay may asawa, hindi lang puro saya. Okay kami nung wala. Gumuro lang naman kami dahil sa'yo tsaka sa tatay mo. Wala namang may gusto na nang nangyayari eh. Wala rin gusto magpakasal agad si Kuya. Pizza! Gusto mo ba ng platito para... Hindi na, kinakamay lang ang pizza dito sa bahay namin. Ihanda ang mga puso sa big changes simula Lunes. Mas masaya pag sinabi mo na, tapos magugulat ka na, hala, okay na pala siya. Eh, di may chance ka na mapansin ka. Si Lisa, nagpakasal kay Leo. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Sana dalawa ang puso.